Blessed are they that do His commandments, that they may have the light for the day of life. They may enter in through the gates into the city. For we are apostles and servants and bondholders and murderers and adulterers and whosoever alive and in the naked alive. I, Jesus, have sent my angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. And the Spirit and the bride say, come. And let him that heareth say, come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. I testify unto every man that heareth the words of this prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his heart out of the book of life, and out of the holy city, and from the things that are written in this book. He which testifies these things saith, surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. That's right. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Pray, Panginoon, salamat sa inyong mga salita muli. Ay mag-aalala, Panginoon, sa mga book na tapos na ng Panginoon. Grounded sa ilang malinggo, Panginoon. So, I pray na pinahalin ito, Lord, ay nakita namin ang lesson, Lord, may Diyos sacrifice namin. Kahit namin lang yung dahilan, bakit ito sinulat sa amin, aralin para mag-alish kami. So, I pray na may pinagpala sa mga nagpinig, magpinig. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Magandang hapon. Magandang gabi tayo eh. Yung Tree of Life. Sa ano na yan eh. Yung pala. Yung Garden of Eden, punta yun sa, may nag-illustrate ka na, tutuwing ko. Maganda kasi yung iyan at eh. Maganda, mamantapang, tamang agad ha. Okay. Okay. Ito lang. Ito, ganito. Hindi na organize. Ito yung magandang pwede nyo summary natin ano mangyayari. Okay, ganito daw yan. Parang hindi nakakalito kasi nagpaparalil eh. Kung dito tayo ngayon, pwede mo sabihin na parang mabilis lang ha, we had to. Ano lang, C. Ito yung condition ng Earth ngayon. Okay? So, pero, before niyan, ano yung nangyari? Alala niyo. May dalawang scenario eh. Okay? Magkapatalit sila actually. So, nag-umpisa tayo sa Garden of Eden, di ba? So, pwede natin sabihin A. Ang mangyayari dyan, ito yung A. Ito yung last revelation 21, at saka ngayon, 22. Okay, ito yung perfect lahat, walang kasalanan. Ang Diyos ay direkta na ipapag-usap sa atin. Okay, walang kasalanan. Yun nga, garden, itang nagtabaho. Hindi, ito yung sa A eh. Ano yung dito, ano yung B? Okay, after yung malalang yung nagkaroon ng kasalanan, diba, ito yung B, ito yung panahon ni Noah. After the flood. Ah, sorry. Ito yung before the flood. Pero after na, kasalanan sa tao. Okay, so, ito yung Garden of Eden. Ay, kasulat ko yun. So, ang pinagkaiba ng panahon ni Noah hanggang sa panahon ni Noah, pero inalis sila sa Eden. So, syempre yung A stage ay yun nga, walang trabaho, okay?
then yung place natin napakaganda. Pwede mo sabihin ito. Okay, kasi yung langit kasi parang nandito yun. Separate pa yung heaven. After ng millennium, diba, dito pa lang, ito pa ba yung Holy City, New Jerusalem, and then yung, kaya nagiging A ngayon yan, parang i-review kasi yung Earth. Okay, so ito yung Earth dati, nagtago yan, ano yung bago, papunta sa B. Dito muna din, sa A. A to B. Yung nagkasala yung tao, syempre nagkababaho na yung tao. Diba? Yung Earth ngayon is kailangan mong itin. Diba? Yung gano'n na tayo, hindi siya perfect. Pero after ng flood, lalo na, di ba? Kung maalala nyo, yung flood, at least before ng... Sorry. Mapasin nyo, isa sa mga characteristic nito, before ng C, yung B, yung tao is, nabubuhay siya ng matagal. Diba? So, sino yung pinaka, ano? 969, di ba? Kasi may tuho sila. Dito sa B, babalik yun. Ito yung period ng millennium. Okay? Millennium. Kasi, basta yung 1,000 years. So, anong may iba dyan? Nahahaba na naman yung buhay ng tao. Kasi ito, nasira na itong si Nerestore. Pero after pa yan, talagang gagawin new heaven and new earth na yan. Ito yun. Okay, so parang nadali nyo lang ano kasi. Pag nasa new heaven and new earth po, ano na, wala na pong buhay doon kasi talagang forever na po. Wala nang patay. Wala nang matay. So millennium meron pa rin, di ba? Pero mahaba yung buhay. So yun yung parang pinakatapat nung before ni Dad. Tapos yung C po yung katulad ko sa akin yun yung kasi. Ito mismo, yung C. Ito. Ito kasi yung major ano yung division ng A, B, C and then C, B, A. Ito yung mga major events eh. Diba? Ano yung major events? Ito yung from A to B, yung kasalanan ng tao. Then B to C, yung flood. Yung C to B, syempre, millennium. Ito yung 7 years yung dito. Parang ganun yung makikita natin. Parang madaling ano, di ba? Tingnan. Kasi maganda yung tangan member eh. Kasi iba, para hindi ka malito. So, pwede mong gamitin yung pattern na A, B, C, B, A. A, B, C, C. Mamamatay pa rin sa millennium. Saan? Sa millennium, may namamatay pa rin. May itong unsafe pa rin. Okay. Pero, si Jesus ba yung nag-re-re? Tapos, physicate na nila yung rapture. Saan doon? Yung B, tsaka A, doon sa B. Doon, oh, nandito ka na, ha? Dito yun. Dito yung bad. Sa C, ito yung natatang. Ito ba yung umpisa ng millennium? Itong maliit na to, ito yung 7-year period. Okay? Yeah. Andito tayo ngayon. Andito yung crucifixion, sabihin natin crucifixion of Christ. Andito tayo ngayon somewhere. Okay? Sige, pwede magtanong kasi summarize marino ito eh. Kasi actually yung naitira natin, binasa natin ano lang yun, mga warning, yung ibang detail na hindi pa na-cover sa 21, mga tsura ng langit. Sa malinan po, pag binamatay po ba ito, same? Depende. Ganun pa rin, dahil sa save sila, yung iba, hindi masasave kasi mga pinapanganak, hindi naman automatic na sa-save eh. Okay, gandang tanong yan kasi actually yung mga tanong. Kasi pag nagbasa ka ng mga revelation, mga books, kung anong pinupokus na, dami ng pinupokus. Tapos puro lang siguro ganyan. So tayo lang sa Bible lang tayo. Ang Bible lang titignan mo, eh ang kaligtasan naman from end to finish, isa lang yan eh. Ang nag-iba dyan yung mga tinatago dispensation. Doon sila na dito. Sila mismo dito lalo na yung tinuruan nila. Sa atin isa lang. From, syempre B ha, kasi A, ligtas eh, di ba? So ganyan ang titignan sila. Pero from B, lahat ng naliligtas dyan ay nung nagkaroon ng kasalanan, by faith pa rin. So, hanggang sabihin nyo yan, by faith pa rin. Manampalang kaya sila kay Jesus. Pero, alam ko lang, mas madali sa kanila yun o hindi. Kasi nga, si Jesus mismo yung leader eh. Pero later nga kasi, itong after nito, yung papakawal si Satan, may mga maluloko pa rin. So, hindi automatic ang kaligtasan, never yan, naging automatic. Kahit sa atin, may mga, ilan tayo dito, hindi automatic lahat ng anak natin, ligtas. Sana lang, pero hindi nga gano'n eh.
Kaya tingnan-tingnan yung sarili niya. Oo, oh, kasi nakikinig niya yung preaching dito, baka hindi ka pala ligtas. Wari ka lang kasi nahihiya ka eh. Ligtas sila, di ako din. Kaya yan, maganda sa mga isa't soul meeting. Pag hindi ka paligtas, pero nahihiya kami eh. Sa mga doon. Pag nag-pray na, pray ka ulit. Nag-draga sa mga. Okay, ano ba? Ayan, may question mo ba? So, ito yung ating summary ha, ulit. Ito yung summary again sa outline natin, ang Book of Revelation. Yung nasa gitna ang column, ito po yung mga main events. Okay? Then yung nasa left column, ito po yung unang hatian ng Book of Revelation, chapter 1 to 11. Okay, kung makikita nyo, may parallel sila sa nasa kanan naman. Ito yung from chapter 12 hanggang chapter 22. So hindi sila exactly coincided, pero nag-overlap sila. Right? So yan po yung first century, and then nagkasabay yan sa tribulation, meron sa both half ng tribulation. Okay, yan po yung pagkakaan nila. Period of the wrath of God, and then after ng wrath of God, yung first half wala nang pinover, so kaya puro dito tayo sa second half. Okay, and then yung cover natin yung mga main event ha. So of course yung tribulation, ito po yung 9 years. Sorry, 7 years. Wala ko yung 9. Screenshot ako. 7 years na tribulation. Sorry, tribulation ba sabi ko? Sabi ko na eh. Intervention din ako. 7 year period. 7 years, they have left. So, rapture, 144,000 na tribe of Israel. Lalo yun pa? Then, period of the rat, ito yung mga binubuhos na yung bias, sa campus, yung earthquake. Hindi lang. Tingnan natin yung isang chart. Ito yung yung ating ano yung 17 yung 17th week kung makikita nyo yan nasa kitna yung rapture then yung second half dito yung trumpet and bias dyan po pinupuhos yung wrath of God ito yung judgment ng Diyos ang sabihin na parang pinapalo mo yung mga anak mo ganun kasi hindi anak to eh hindi parang ng Diyos so pinupuhos yung ano sabi dyan yung earth pinanish yung earth yung sea yung rivers yung sun, then darkness, then yung Euphrates River. Lahat siya marami nung mamatay. Then yung last is yung hail. So nagbabagsakan na talaga yung mga mabato yan. May oil, may ice. Yan, yung 7 years. 7 year period. So dito yung papasok sa ito yan, from tribulation, rapture, and then back. Ngayon, yung mga wala doon sa 7 years, ito yan, mag-upisa yan sa millennial reign. Okay? Chapter 20, then Battle of Gog and Magog, White Moon Judgment, at tapos natin lahat dyan, last 5. New Heaven and New Earth, dito tayo, tapos din natin last time. So dito na tayo ngayon, sa dulo-dulo, ano yung lang meron doon?
Wala na lang, parang finale na lang, okay? Pag-design po natin. Ano nangyari? Sabi dito, ito yung mga hindi pa nasabi. They showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and the Lamb. So ito po yung madalas binabanggit sa mga end ng nagkakamay sa Isaiah, sa Zechariah. May lagi sinasabi nun na future, na pinipicture nila kung anong mangyayari. Perfect scenario, perfect end state po ng mga anak ng Diyos. So ito na naman yung water of life. Merong last time yung nakita natin yung ano, di ba? Ito pala yun. In the midst of the street of it, and in either side of the river, was there that tree of life. So ano yung tree of life? Naalala mo yun sa Genesis? Anong ginagawa ng tree of life? So merong tree of good and evil. Iba yun. Okay? Kinain mo yun, malalaman mo yung tama at mali. Pero may tree of life. Kapag kinain mo yun, anong mayayari sa'yo? Hindi ka mga mamay, tree of life nga eh. So kaya yun yung tinago actually sa tao, magkasala yung tao, sabi yung Panginoon, hindi na kayo kinakarapat dapat dyan. Makasalala kayo, sumubuhay kayo na hindi kayo magsalapat dyan. Kaya pinali sila sa Garden of Eden. Kaya sinasabi natin dito, parang Garden of Eden to kasi may tree of life, may tree of life din. Ay, hindi pa naman. Okay, ito yung physical talaga mangyayari. So, ang ano sa atin, spiritual, sinil tayo, di ba? Sinil, at doon sabi yung earnest of the spirit, okay, parang deposit yun. Na sigurado, wala ko tayo sa langit ngayon. So, sabi sa Bible, we are sitting in heavenly places ngayon. So, parang sigurado na. Na langit ka. Pero yung physical na ganyan, wala pa. Huwag niyong over, ano, yung iba kasi ganun ginagawa, sobrang ginagawa nila po, ngayon yan, sa mga preaching nila, lalo mga Pentecostal. Ginagamit nila, obviously wala pala, kasi di ba nangyari 7 years, di ba nangyari yung feeling nyo. Anong sabihin nyo, kumakaya na tayo, alam mo ba, kumakaya tayo na, nasaan? Nire-represent nila yun kung anong gusto nila. Anong representation niya sa panahon? Eh, wala. Okay, ingatan nyo yun, yung mga ganong klase ng interpretation, okay? Pag wala, wala. Pag malabo, malabo. Okay? So, obviously, yung context nito, sakong huli na eh. Dito, parang dito pa sa lupa. Nandirin nyo na yung lupa, yung new heaven and new earth. Okay? Paano pag hindi po nila kinain yun? Hindi ko alam. Pero pati mo nung kakainin dyan. Like, kung... Yung mga ganun details pa, hindi ko na alam. Pero, sabi lang kasi dyan, kakainin natin yun. Sarap yun. Ba't hindi kakainin? Yeah. Wala nung mga tanong mo, wala nang... Okay, no? Hindi ko alam mo yun. Kasi siguro wala na dun eh, wala nang kamatayan eh. So, parang print na lang sa atin, no? Pwede rin ano. Kasi mga, alam ko, mga pelikulang ganyan, ganyan ng mga banat yan eh. Diba yung mga, ilang adventure film na nakita niyan din, no? Na ano lang yung either tubig ng buhay o pagkain ng buhay, di ba? Kaya kayo, tatanong. So, ano? Hindi na sana niya sa atin, pero ano mo? Wala, siguro, doon nga nang gagaling. Walang hindi tayo pwede mag-ganin. Magsabi ng wala naman sa Bible. Okay? So, hindi ko yung makita kung bakit ang tatanong yan. Okay? Anyway, so, 12 ano, puts, year to day we put, every month, so walang pili, walang parang gano'n ha, walang... Meron ba gano'n ngayon? Meron bang puno, maraming bunga? Iba-ibang bunga? Actually parang ano ko, parang meron eh. Ginagraft nila. Ikot ko yung pakigot. Graft yung may branch ng mangga, lalagay mo sa... Ay, mito. Alam din eh. Sa kukulitan din, nutrients, tapos... Anyway, siguro hindi naman tatagal yun, bumago na yung ano. Basta ito, ganun, 12 manner of fools, hindi din naman sinabi kung ano yung fools na yun. Yung mga hindi sinabi sa Bible, hindi tayo mag-ano. Imagine nyo na lang ano yung sinasabi dito.
Imposible yun, kahit na yun. Siguro, pinag-deliver yun sa ano. Kasi ano lang ito eh. Ito yung sa city. Ito yung sa throne of God, sa New Jerusalem po. Hindi naman tayo doon lahat nakatira. Parang capital yun. Labas-pasok lang tayo. No? So, ayaw kong ano, hindi ko pangunahan yung Bible. Basta, yeah. Sabi dito, sabi mo, and the leaves and the tree were for the healing of the nations. So, kahit ngayon po, yung mga leaves, ginagamit yan ng mga, ano, mga herbal, di ba? Pinigyan ko last time ng origami, eh, meron ako dyan mga, ano, pinaparami ko yung mga kayo, peppermint. Bilis lang pala yun, parang damulong. Siguro, ganun yung export. No. Healing of the nations, eh. May nations pa rin. Gusto niyo ba one word? Yeah, yung one word government, di talaga yung biblical eh. Biblically, ano yan? Balik. Kasi kahit dito nasa New Heaven and New Earth, may nations pa rin. Ang ganda kasi yun, may mga sanctuary, di ba? Tapos, may mga unique dito sa nation na to. Dito, wala namang gano'n. Pero iba yung leader. Maganda na lang dyan kung isa tayo sa mga leader niya. Okay? Yun yung target ninyo. Kaya sino yung magiging mga leader nyo ngayon? Yung mga leader nyo, loko-loko eh. Naitignan ko yung interview ni ano, sa Canada. Parang, nag-reklamo na nga yung mga tao. Talaga nag-welcome nyo. Sabi ko naman niya, may ano lang yung mga ano. Kunti lang naman sila eh. Ito madami. Nagtatrafik na doon sa capital nila. Nagtago na. So, salit na isipin nyo yung mga kabuti sa tao, ano. Halimbawa sa kasi, wala talaga mga gawa naman yung tao pag ginamitan ng military na eh. So, pero tayo, kaya nga magtinaw tayo ngayon, tayo magiging leader sa panahon na to. Diba? Kung masaya tayo, tayo magiging, masaya din yung ating pinamumuruan. Masabi sa Bible, when the righteous is in authority, the people rejoice. Hindi po gusto maging leader dito kasi masimple tao lang tayo eh. Subukan nyo minsan na kahit nga mga bata gusto nyo maging leader dito kasi mahirap. Kaya ako matalino ka naman ayaw nyo. Masaya po yan. Imagine nyo na. Okay? Then, there shall be no more curse. Okay, yung pinakalukuling curse. Yun na nga, yung binuho sa seventh plague, sa death, kay Satan, sa Gog and Magog. Wala na sa tanas, wala na kasalanan. Hindi wala na yung curse. But the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servant shall serve him. So, sino yung servant? Di tayo. Gusto yung mag-serve sa Panginoon? Sino kayo? Ganda mag-serve sa Panginoon. Ngayon pa alam, masaya eh. Lalo na doon. Laki ng sweldo natin siguro doon. Sir, kung nasa langit ko ba tayo, may mga ginagawa pa rin po tayo para masulit po rin? Oo, sige lang. Hindi na mababa yung tatakos eh. Kahit saan kasi, kahit yun, saan ka pumunta, di ba, sabi mo, gusto ko maging malaya, wala akong boss. Eh, boss ka pa rin. Babayad ka ba ng tax? Kahit di ka nagbabayad ng tax, may mga rules na nag-aabide ka. May boss tayo, hindi pwede hindi. So, pero ang gusto lang natin, maging boss natin, patino. Para patino rin yung ating wala ka. Ang buhay. Ano ang tanong? Imagine nyo lang ano. Lagi naisip ko sa iyo sa company. Ganyan yun. Nagpabaho na kayo. Makakalulate kayo. Pag maayos yung boss, maunlad lahat eh. Pag lumano ko yung boss, mabagsak. Tapos pati kayo, mawawalan kayo. Eh, pag maganda yung company, parang doon ka na. Hindi ka naalis doon. Ilan na pag doon sa boss natin, paano yun? Diba? Ganda nun. May mga benefits dito, tapos sisipag ka, meron ka na lang ano, reward sa Diyos, diba? Minsan dito, tatamahin ka kasi pag minsan, kinita ka ng level ng boss dyan, nakakatama dito eh. May mga ano kasi ngayon, may mga, sa panahon natin, may mga righteousness na.
Okay? So ngayon, hindi na significance na, nandun ang kono ng Diyos, ang love. Okay, kaya ang makikita dyan, hiwalay pa rin yung Diyos, saka ama, saka ang anak. Hindi, paglilipunan natin siya. Kaya kung ngayon, hindi nyo naisip na paglipun sa Diyos, diba? Kung ngayon, tinatamad kayo umawit, lagi sila sabi sa, kasi tinatamad kumantay, anong pinagdadamod ko sa Diyos? Hindi mo siyang purihin, hindi siya karapat dapat purihin, hindi ako magaling pag kumanta. Kaya balik na rin. Hindi mo sa Diyos, purihin mo siya, kailangan, kailangan siyang purihin eh. Tapos ayaw mo. Sinabi niya sa Bible, mga nangpakin na rin natin yan, pati mismo yung iyong pagsasalita, pag-aawit. Minsan nagsasakripisyo ka, di ba yung mga kwal? Yan, minsan hindi yung madali. Pero kasama na talaga yan. Okay? So pag-aawit pa lang yan, maraming pangmana siguro. Isipin mo, anong gusto ko sa Diyos yan? Kung may magluluto, makain ba tayo doon? Hindi tayo nabubusog. Siguro hindi na tayo nagpupupo doon. Yan ang masarap yan, pagkain. Sinabi yan. Yan, may foods ka, di ba? Hindi ko alam kasi iba na yung patawa natin doon. So, gusto mong paglikuha ng Diyos. So, yung taga-awit ka na siguro. Pwede pa rin tayo doon. Ano pa? Tagalinis? Pwede rin. Ano pa? Tagaluto? Tagatanim? Ano pa? Basta, sabihin niyo po yung nag-iis ako. Ha? Sabihin niyo. Ano na? Nag-iis. Doon ba yung nag-iis? Basta lang, nag-iis din po. Walang nasabi ba din? Posible kasi, may lupa pa rin naman siya, hindi elikado pa rin. Lalo ko sinabing walang dumi. Gusto niyo mawali ba siya? Yan, mabayon ang tanong. Saan ba? Nasaan ba yun ba? Kasi yung mga hayo, ito alam, sa bilin niya meron, pero sa New Heaven and New Earth, simple. Kasi sa A, di ba? A, B, C, B. May hayo sa A din. Pero yung maganda ka, hindi na sila nag-aaway, hindi na tayo kakainin. So, then yung aso na yan. Hindi na nangagang aso doon ba? Ito layon nga eh. Kasi hindi mo siya nakapaglakay sa layon. Ganyan ito ah. Pwede nung nakalagaan yan. Pati may ahas pa. Ulusak yan. Parang si ano. Gawin mo yung ano. Hindi may sinasak yun sa pwede ko lang. Ano yung lumilipad. Dragon. Dragon. Sa para siyang dragon. Hindi ko alam. Ano ba? Kaya maganda, and they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. So, sino yung hina yan? Hindi ko malaman kung Diyos Ama o yung love, kasi pareho silang antecedent eh. Kaya, hindi ko alam. I believe, separate pa rin naman sila. Yung Ama, Anak, and Holy Spirit. Pero kung sino man yun, hindi naman makalagay, basta yung Diyos, no? Nakikita natin, kasi si Jesus kasi, siya yung nakikita, meron siyang kawangis talaga eh. Pero may nakapagitin ng kawangis ang Diyos Ama sa Bible. So, pero ngayon, bawal natin siya pakita. So, nakikita ko dito, wala kong nakikita na nila siya. Kasi iba na rin yung mata natin, hindi na tayo flesh and blood eh. So, posible yun, nakikita natin yung pinakadito natin. There shall no be night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them life, and they shall reign forever and ever. Okay, ano yan? Di paano magkakita tayo? Kung wala ng light. Eh kasi yung light naman yan, kailangan lang natin dito sa mundo na to. Kasi alam nyo ba na, alam nyo mga infrared? Di ba? So, yung night, ay yung light, yung sun, ini-enable lang tayo makita yung panahon natin ngayon. Pero kung iba na nga yung katawan natin, iba na rin yung salimutan, hindi ko na rin kailangan na sun talaga. No? So, tanong ko, isa kaya ito. No? Kaya yung ibang pinupokus, baka sa ibang lugar pa ito, New Heaven and New Earth, wala na tayo malapit sa sun. Nagsasawili na tayo. Pwedeng ganun. Baka nasa black hole tayo. Hindi ko alam ha. Ayaw, hindi ako ulit doon. The Lord given with light. So, ang Diyos na yung pinaka-light natin.
Kasi parang alam mo yung sun is sa picture yan ng power tsaka ng ano, di ba, na ini-illuminate niya lahat. Kung ang Diyos ay dyan lang, ba't kailangan pa natin ng sun? Siya na yung pinaka-sun. Si Jesus madalas kinumpara yan sa niya, morning star, di ba? Sun po yun, morning star. Diba? Hindi yung star din po yung sun. Okay? So, imagine nyo, alisara to me saying, ito itong mga after nito, mga parang ano lang ito, pahabol na lang. Okay? He said to me saying, these sayings are painful and true. Ba't sinasabi yun? Kasi katulad yan, nag-aaral tayo, nakikita yung mga mukha na parang ano na kayo, parang nahihirapan na kayong intindihin mo yun, di ba? Pag medyo nakuhuli na kayo, anong nangyayari na? Parang kayo nilang maniwala, di ba? Normal po yan. Kaya kahit dito, parang pinupush niya na maniwala kayo dyan. Totoo to. Pag sinabi yung painful and true, ito yung tapat, walang ano dito, walang inaccuracy. Ngayon, yung mga, ngayon, papalag ko rin minsan yung mga Marvel, di ba? Yung maraming mahilig dyan eh. Yung mga fans-fans, yung nasabi nito, yung mga tago na doon, mga, hindi lang, yung mga, parang mali. Ano yung mga plot holes, di ba? Plot holes, di ba? Kasi, invento lang nila yun, tapos pag tinignan mo, parang nangyari yung parang mali. So, sa Bible, walang plot holes. Lahat yan tama, kaya huwag kang tama rin eh. Okay na, basta langit, okay na yun. Kasi yung bibili nyo, basta langit. Habang inaaral mo yan, yung mga makikita ka dyan, mga kaibigan sa'yo, ay tsaka may makakalali tayo. Kaya kayo, hindi sa'yo sabihin natin po. Okay? So yun, painful and true. Sa langit po ba, iba po yung nilalakaran natin din po, possible po ba pati bahay? Na? Pati dito rin. Pita ko mahina yun. Kung yung malsada, ginto, ano yung bahay? Depende nga kung nagtapat ka dito. Hindi ka tapat dito, baka ito ka, bahong-bahong ka doon. Kasi dami nga, hindi ko sabihin. Naligtas na, tapos na napili ito sa ano nila. Church. So, palagay mo, ang bibigay yung Diyos doon. Bahong-bahong. Hindi mo magandang bahong-bahong pa doon kasi nalalamit eh. Pero yung buong, ano doon, buong art na may kento, di ba? Okay. Kwento niya, ano, diba, yung... Jan, sa'yo kasi naman. The whole relation. Hindi naman nag-umpisa. Ah, tama. Sa so, whole relation. Hindi naman nag-umpisa. Excite. Ibig sabihin, tinapot siya doon. Excite pala siya. Parang siya sa'yo sa'yo. Excite sa tapit. Hindi, pala kinakulong ata siya doon. Ano ba? Okay. So yun, sa totoo to. Dati pinag-aaralan na lang, yun ba, maraming church din na pinag-aaralan to. Pag-aaralan man to, konting hapyaw lang. Yung timing, hindi yung inaano yun kasi nga minsan, sirasi na dun. Kaya malakas tayo dito, gusto nating aralin kasi I believe, papa tayo doon, naka-kind courage, na encourage tayo kung pinaaral natin to. Nakikita natin yung timeline. Yung mga pumunta dyan sa boxing, alam nyo ba, karamihan doon, ito yung pinupunt madalas. Nakikita kasi nila eh. Hindi natin sila may sisi kasi ganun din tayo eh. Nakikita ko bakit ka pinilitin tapos hindi ka pwede magpabaho. Ngayon, binanatan lang sila kaya hindi sila nakaporma. But imagine mo kung talaga lahat naniwala na doon sa mga Kristiyano. Sige, patayin na kami. Sige, bakuna na lang. Tuloy-tuloy na lang yung one world government, one world system, one world religion, one world financial system. Tuloy-tuloy na yun. At kaya ang ganda lang na Bible, kaya nga tayo binibigyan ng advanced revelation, warning. Kaya alam nyo, pag dumating yung time, katulad nyo, sina panahon si Godwin na Ryzen, hindi na nagtapat yung mga pastor dyan, wala na. Madali na kayo lukuhin. So kaya tayo, ginagawa natin, dinidelay natin yung dinidelay ito. Mangyayari ito eh. Pero pag hindi sila nagbabasa ng Bible, karamihan siguro, 99% ng mundo, wala nang alam sa Bible, madali nang ma-implement yun. Kaya tayo, pinitiray natin. Yan, kaya sabi nito, faithful and true, pangalin natin yan, turo natin sa iba.
Right? The angel of God and of the holy prophet sent to his angel to show the disturbance the things which must surely be done. So, ano na pasin niyo doon? Kung dito kayo ng stand ng Revelation, sinabi na rin yan. Okay? Yung Revelation, kung ang Revelation, sinabi yan para pakita sa atin yung mga nangyari, nangyayari, tsaka mangyayari ulit. So, ito yung sinabi na lang dito, yung nangyayari, shortly be done. Okay? So, ito na ngayon, may kita naman, pula yan, no? So, sinag-gasip tayo si Jesus. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the saying of this prophecy of this book. So, yung book na yan, pwedeng book Revelation, pero pwedeng book Bible din kasi nagkakaisa naman yan. Okay? Kaya tayo, binabasa natin, inaaral natin yan. Pinagpala daw tayo pag kinabing keep the same. So, na inaalam natin, ina-apply natin. Papalaan tayo. Okay? Okay, mainip. Taganda mo ni Jesus? Taganda nga lang iniintay. Ayaw mo bang madilay ng konti para makapagipo tayo ng kayang mati sa langit. Kaya ako rin, pero sabi niya, huwag kumainip, darating siya. So, ito na yung sabi dali, medyo bumalik yung sinabi kay John. Kanina pa, sinasabi niyo kami nakikita niya. So, bumalik ko rin si John kasi parang nagkukwento siya dito sa atin eh. And I, John, saw these things and heard them, and when I heard them and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which showed me these things. So, again, nagbalik tayo sa chapter 4. Nag-umpisa yan eh. Na umpisa nagkaroon siya ng vision, ginagamit ng Diyos yung mga angel, pinapakita sa kanya yung mga bagay. Marin, habang nakikita niya, may nag-explain. Okay? So, pero pansin nyo itong angel na ito, ginawa niya, sinamba niya. Ba't na sinamba? Kasi nakaiba ito eh. Parang kasi si... Well, nakahusap ko si... Napakinakahusap ko sa buhay ko, mga walang alam, or may iba, medyo may konting alam. Tapos bigla ako na-meet si Dwarf, in-explain niya sa akin lahat dahil pinakita, di ba? Oh, saan ko magaling? Hindi tayong alam. Kung mga mga hapa doon, di ba? Saan nalangin mo? Oo, sambahin. Pero, yun ang nangyari kasi kakaiba yung nakita niya. Kaya, kayo pa lang sa sinamba niya. Pero tama ba yun? Nabanggit natin lagi yan, di ba? Hindi. Pinapoint out lagi ng Bible niya kasi nga ang Diyos lang dapat sa prayer. Sinabi lang po dito na sinabi ng angel na huwag mong gawin yan, ako yung fellow servant mo. So angel, nag-deserve sa Diyos, di ba? Eh, ito ba angelic being o tao din? Kasi sabi ko last time sa inyo, may mga angel na tao lang, may mga angel na hindi tao. Okay, so nakayo pa sa tao, yung mga angelic being nga, yung cherubim, seraphim. Ito sabi nito tao, kasi sabi, of thy brethren, ako'y pareho mo na lingkod lang ng Diyos, at ako ay kasama mo, kapatid kita, ng mga profeta. So wala nang ibang prophet yan, hindi mga prophet yan, mga tao lang yan. Okay? And of them which keep the saying of this book, worship God. Okay, so hindi siya God, tinuro niya ang worship kay God. So, totaling lesson din kasi yun. Yung mga yan, mga iglesia lang yung nanalo lang yung nagsabi si Christ ay tao lang. Obviously, hindi. Kasi si Jesus ay sinamba ilang beses, tinanggap niya yung pagsamba. Si John, yung angel, si Peter, si Paul, lagi nila, kasi huwag mong sambahin. Okay? So ganun din tayo, lesson na rin to. Kung may sumasamba sa'yo, kumari, nasa waiting ka, galing hindi mo. So, ano na kita? Alam, ginawa Diyos ka na. I-point out mo siya na ituro mo siya, Diyos. Diyos na sambahin mo. Kaya lang ang marunong niya, may nagturo din sa akin. Ganun ha? Ha? Lahat. Ang likod ng Diyos. Ganun ang ginagawa. At least na lesson lang yan. Okay, then pa. He said, and he said that to me, sin not the saying of this prophecy of this book, wala tayo mas na. Hindi ko nakapunta sa ng Daniel, ha? Pero sinabi sa Daniel, yung time ni Daniel kasi mangyayari, matagal pa yung time of the end. Kaya sabi sa kanya doon, seal the book of the saying. Sinabi sa kanya, pag sinabi seal, ibig sabihin, alala ba yung seal? I-sesel yun, ha? Tapos, basta, hindi makapasok, hindi makapasok, hindi makapasok. Pero yung revelation na pagkakalita, seal not. Ibig sabihin, kaya yung revelation, kaya revelation eh. Pag binasa ng Revelation, mas malinaw at pinakamalinaw po sa lahat ng libro, patungkol sa maraming bagay, especially sa end times prophecy. Okay? Tandaan niyo, kasi iba, ginagawa, baliktad. Ang gagawin nila, yung Revelation, hindi nila inaaral, tapos ang lagi ko po, Zechariah. Ang bilis ng pangyayari ni Zechariah eh. Kaya dapat alam mo na yung Revelation, tapos yung Zechariah, ilagay mo kung saan yung sinabi niya dyan. Saka sa Daniel, even sa Daniel.
ito yung sinabi ng Revelation, kaya may apply tayo kanina. Pag may sinabi sa Daniel, yun yung ilagay mo dun sa Revelation, hindi baligtad. Okay? Matali po yun. And then, that is just, ano, medyo weird to, you know? Ilalagay mo sa libro ko. Ito, ito mismo yung sinasabi ko sa inyo, kahapon lang. Yung mga, may sinolwin ka na, ayaw niya, hindi, wala nang magagawa. Kasi yung mga winaningan natin, na post-teacher, winaningan mo na ayaw, hindi mo pipilitin yun. Bakit? Ganun talaga ang Christianity, ganun ang Panginoon. Kaya ganun din sa end of the book. Anong gagawin natin? Araw-araw, magsawinin ka lang tayo. Alam nyo, hanggang ano ka, hanggang mamatay ka na, something. Kasi, empiyano lang ito eh. Hindi. Yung mga taong isang kailangan mong pakitaan ng maganda, halimbawa din, ikaw, habang naghahanda ka sa future, nagkatabaho ka, diba? Balance ang buhay natin. Okay, kaya sinasabi ngayon dito, may mga unjust dyan. Sinilang mo na ng Bible, ayaw pa rin. Sabi niya, let him be unjusted. Kaya mo na. Alam ka kayo ba, diba? Parang tayo yung sure, iniisip natin, hanggang kaya mo. Mauubos ang panahon mo doon, yung kapakilang dapat palang gawin. So kaya dyan, alam niyo yan, pag nag-sorry tayo, din natin, din tayo, ubus oras, o ano yung tawag mo? Buwis buhay. Hindi tayo buwis buhay. Pag may oras tayo, di ano naman, kain naman, di ba? Gala naman. Pero regular yung time natin sa meeting. So, hindi pwede yung sabi na tamad kayo. Regular yan eh. May oras tayo magpabaho, may oras tayo magkumain. Okay. At ayaw pa rin, bayaan mo na siya. He that which is filthy or filthy, madumi. Diba? Kaya marami yan eh. Minisabi-sabi mo yan, nagsumbong. Pwede naman yun. Diba? Yung marami tayo dito, ginawa natin ang mabuting, bastos pa rin. O di sige, ano nga natin doon? Bayaan na sila. Okay, dito. Yan yung pala dito eh. Dito lang kayo, kung maaaring lang kayo mga kilig. Di pala. Ayaw din namin sa inyo. Na, basta kaya kayo ako dyan eh. Yung pinala ng mga pari, napakabahit kahit anong gawin namin. He that is righteous, ito naman ganda, let him be righteous still. So huwag mo naman tisorin yung mga righteous na nagkasala, okay? Hayaan mo siya maging righteous, so tuluhan mo rin siya, ikaw magpaka-mature ka. Panalangin tayo, mag-encourage one another. He that is holy, let him be holy still. So parang kinampas lang. Yung mga ayaw, huwag. Yung mga okay, yan. Lalo yung pagkuluhan, tulungan. Eh? Yan ang sinasabi sa patapusan ng libro. Kaya yan ang gagawin. Yan ang pwede mong makuha dito, take out mo. Kung yan sinasabi sa ending, ibig sabihin pala, yun ang gagawin natin. Hindi mo dapat magsawa dyan. Kasi yun ang yun yun. Kung nag-sorwinning tayo, ayaw, okay, huwag. Ay, bakla. Ay, ito, okay ito. Kasi ito, mas okay pa. Gusto mo umatin pa sa maatin pa, sisipag pa. Lalo yung ano yan, di ba? Gabay, hanggang pagtanda niya. Ganun ang ating, ano, kaya yun ang mapansin sa atin. Hindi tayo, hindi natin iniiyakan yung nag-backslide, tapos mapakisapan mong bumalik. Okay, hindi ganun. Na-miss nila opportunity, di ba? And behold, I come quickly, ito naman si Jesus ulit, di ba? Pakipuntanto dito, ano yung madalas ating ginagawa? Ah, sinasabi dito, di ba? Oh, ligtas ka na, naglingkod ka na, maglingkod ka pa! Ang Panginoon ay parating. Di mo alam kung kailan. Basta after yun ang ano nga, ang tribulation. And then, sabi niya, ano yung last na sinabi? And I will save you. Hindi niya sinabi niya eh. Kasi sinasabi niya sa mga save niya eh. Ano yung binotap niya na bagay sa atin? Para may encourage tayo. Maglingkod, sabi niya dito, my reward is with me. Okay, hindi siya Santa Claus ha. Magaling siya mag-reward. Kinala pa kayo ano, ito yung ginagawa, ginagawa siya natin dito, nalala niyo yung ginagawa dito, diba, sa mga mate, mga ano. So, pinag-usap mo pa, ito yung may time price dito, kaya natin bibigay. Pag-usapan namin yan. Ito, okay ito, masipag ka, sa mukhang lukulang ko eh, huwag yan. Eh, mga bata, ito, okay lang yan, ang ganitong reward. Kasi may budget lang tayo, especially merong magaling sa Diyos, wala siyang budget eh. Kaya ang ganda nito. I-ano nyo na, i-picture nyo na, kung nagtatapat kayo, kung gusto nyo magtapat hanggang dito lang, i-order nyo na. Ba't ang patitipi rin?
Huwag ka nga mapagod. Sabihin nyo na lang, baka may ibang paraan para magkaroon ng member. Hindi nga yun ang iniisip natin, eh, di ba? Lingkod lang. Yung reward ng Panginoon ang bibigay. To give every man according to his work shall be. So yung pag ginagawa dito, makita mo na, kailangan mong maglingkod para maligtas. Liligtas to, reward. Okay, iba yun. Okay, sino nagsasalita? Si Jesus. I am the Alpha and the Omega. Sinabi rin niya sa Revelation 1. Okay? Beginning and the last. Okay, hindi yan na ha. Omicron ha. Hindi yan. COVID. Blessed are they that do His commandments, that they may have the light, the tree of life, may enter in through the gates to the city. Into the city. So again, lagi na yung city, labas pa na out tayo dyan, di ba? Okay. So nabanggit tayo yung kalaban, no? So bakit tayo dapat sumunod sa Panginoon? Kasi yung mga nasa labas daw ay dogs, sorcerers, whoremongers, murderers, idolaters, whosoever loved and made it alive. So bakit nabanggit na lang yung kalaban, di ba? Napansin sa ating mga preaching, lagi may kalaban. Dito pwedeng aasa ng puro positive. So ngayon, inaaral natin na mag-ingat tayo sa mga yung dogs, di ba? Madalas mga baklayan eh. Di lagi ha. Pero sorcerers, banggit natin sa mga kulto, di ba? Ingat ka dyan. Whoremongers. Pinaparoon namin kanina sa band yung ano, si Epstein. Kasi nagtatanong po mga ito eh. Mr. Wilson mga ito eh. Sige, si Epstein ay dakol-dakol bilinaryo pero parang rapist na matindi. Hindi lang rapist, ano yun? Parang mababa yun siya. Bilinaryo eh. Hormongers, yan. Siya talaga yun. Murderers. Matipay, adorators. And also ever loved and make it alive. So siya sabi dito, maraming dakol-dakol dyan, mag-ingat kayo. Kaming sinasabi yung preacher, eh, wala naman ngayon, pastor, wala pa ako na-meet eh. Gusto mo mag-meet? Hindi ka naniwala dito, mag-meet mo yan. Sigurado, baka isa ka pa. Kaya maganda na yung makinig natin sa pulpit, and then mag-ingat na tayo. I, Jesus, have sent my angel to testify to these things in the churches and the Lord and the office of David and the bride and morning star. So may mga ilang title dito sa Jesus na dito lang actually binigay. May iba dyan, ay nas sabi sa itong lugar, pwede yung nagpapakilala siya. Bakit? Nakapang ano, parang sa dokumento. Pag nagsulat ka ng dokumento, nilagyan mo ng pangalan sa opisa, bandang ulit, may pilmahan pa yan, di ba? Lalagay yung title mo, sino ko ba? Tapos yung mga nagamit, pati ID, ito pa, tapos nakakatch pa doon. Ang ginagawa ng Panginoon, ganun. Kung may tuta ka pa kung sino nagsulat ng Bible, ang definition, ito na, may stamp na, may pilma pa. Jesus. Okay? Sinabi niya sa mga churches. Okay, hindi pala pwede sinabi niya sa mga atheists. Hindi. Kaya tayo yung itong Bible, open to, pwede nilang basahin. Kung gusto nilang aralin. Pero ang talagang magbabasa nito, aaralin to, tayo kasi sinulat to para sa atin. And then yes, so iba sila sabi, ang talagang mag-ibig sila sa mga bakla sabi, we love your neighbor. Ang depensa lang ito yung para sa kanila, pero hindi yung para sa kanila yun. Hindi nyo ba yun? Kaya, nasa nabangit ko lang yun, okay? Nagpapakilala siya, pausap na, churches. Again, churches, okay? Maraming churches. Hindi at isang one true church. Nagpakilala siya, the root and offspring. Ano yung special doon? Parang kanina, last and the first and the last. Ngayon naman, ang attachment na kay David, siya ang naroon na kay David, pero anak din siya ni David. Ito nyo yan? At inatag si David, kasi David is the man after God's own heart. So, yan. And the bright and morning star. Ay, nabagitin yung kanina. Araw. Ito ko pala siya sa araw. And this, magkakasamba sa araw, ha? Jesus ka, ang sambahin natin. Yung araw, may lupo pala kay Jesus. Pastor, di ba po sa ano, yung garden, kung sila, Eva na dito lang po na dito, mayroon po sila. Kung wag pa yung okay. So, ngayon po sa meron, yung heaven and new earth, pero hindi ko kaya. Hindi ko alam. Baka hindi na. Wala na bago na, wala na bagit. Kaya hindi ko alam. Pero, huda ako. Kasi wala na rin kasalanan. Di okay na rin, wala na natin lang. Pero kasi namin. So,
Bukala. Adjust yung utak din po, eh. Kasi yung mga mystery kasi nga, hindi na sila sinulat dito. Hindi naman sinulat. Pero may sagot niya sigurado. Pero talaga ito, wala na restriction to. Ano pang may restrict? The Spirit of the Bride say, oh, sino ulit yung Spirit? Holy Spirit the Bride. Alala niyo yung Bride? Sino yung Bride? Bride. Church. Church. Di ng church. Lahat ng believer. Pero later, sinabi nito yung New Jerusalem. Okay, so basta parang gano'n, parang for God so loved the world, hindi niya pinahal yung lupa, okay? Pinahal yung mga tao sa libutan. So gano'n din yun, yung Bride, yung New Jerusalem, sino bang agano? Hindi yung mga believer. Di lang Baptist, ha? Di lang mga New Testament saints, lahat ng believer from the beginning of time. Okay? Sabi dyan, ba't nagsasalita sila? Yung tanong. Kasi para sa mga nagbabasa. Pero pag ipisa kanina, sa church sinabi ito, pero may iba dyan, nagbabasa eh. Kasi mga basa mo ngayon, may nag-share na sa kanila, eh para sinasabi pa rin ang salita ng Diyos sa akin ito. Yung Holy Spirit, tapos yung mga ligtas, sinasabi sa akin ito. Diba? Kaya sabi dito, kung usap tayo dito, hindi ang church, yun ang unbeliever. Sabi niya, come and let us, let him that heareth, so natin na kayo na come, invitation, okay? And let him that is a thirst, sino yung a thirst? Wala ka pang spirit of, yung life, ano dito? One of life, may maligtas eh. At nahuhawa, come. Whosoever will, okay, yung ginamit natin, di ba, sa Calvinist. Sabi nila, hindi, yung mga pinili lang. Hindi, kahit sino yan. Na marunong bumasa, marunong makinig, obviously, hindi pa rin obey. Okay, kahit sino ka pa, mga ligtas na ba si Christian? Diba ito? Kaya, hindi, pangunari lang. Nasabi siya, pumunta sa Panginoon. Ligtas ka na, hindi na pasit. Let him take the water of life freely. So, nabanggit namin sa John 4, then sa mga water of life, si Jesus. Pinagbibigyan ng water of life. Ito na kayo yung first. Tapusin na natin, ha? Hmm. Siguro masamang medyo mag-extend. Dahil kayo rin. And the Spirit of the Bride say, come. Ah, tapos wala tayo yan. Ito na yung first, no? And they testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book, and if any man shall take away from the words of the book his prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. Okay. So, yan po yung first. Nakikita nyo ba? Lalo yung ginagamit yan sa, minsan, sa meaning. Okay. Bakit natin nasabi na hindi lahat ng tao ligtas at pwede ka pang, buhay ka pa, hindi ka na pwede maligtas. Kasi yung book of life yung tawag, yun yung parang register ng mga lahat ng ligtas. Pag tinanggal yung pangalan mo doon, sabi sa Revelation 20 naman, di ba, yung wala sa book of life, pinako, sa labuan ako eh. So yun pala, yung mula doon, yung perno. Kasi sabi dito, pag binago mo na yung Bible, okay, dinagdagan mo, dinagdag mo na, di ba? Pag dinagdagan mo, ano ba yung mga plagues dito? Siyempre, wala nang ibang plagues dito, yung nakita niyo yung chat kanina, wala nang ibang matinding place yun, maging sa wrath of God eh. Diba? After nung rapture. So, pag dinagdag sa iyo, ibig sabihin, unsafe ka na. Okay? Pag binago mo yung Bible, dinadagdagan mo. Importante ito, ito yung guide natin, ang maraming tao, and after us, patay na tayo, ito pa rin yung guidance, dadagdagan mo. May mga gumawa nila, kaya sinusumpa sila ng Diyos, ano? Hindi sila na maliligtas. Buhay pa sila, wala sila pag-asa na maligtas. Kasi sinumpa na sila, sabi, dadagdag yung plague sa kanila, di sila maliligtas. Okay? So, mas maganda ako sa 19, baligtad naman, pag inalis ka naman, Bible ko, salita ng Diyos, binabawasan mo. Yung ayaw mo, ano ba yung ayaw mo? Bala kayo titin, ayaw mo no. Tinanggal mo. Ha? Yes, asan yun? Deuteronomy, di ba? Ganun din yun. Marami, sa mga sumpa talaga, pag inalisan mo to, kung aalisan nyo, sinabi ko yan eh. Iba yung ginawa na sa King James Seminar, di ba? Ganun ginagawa nila. Kung yung puntado, inaalis nila, yung blood, yung hell, yung Acts 8:37, inalis.
importante yun. Wala, unique yun eh. Pag inalis mo yung requirements sa baptism, nagpalataya ka muna, nalilito na yung mga tao. So kaya yung mga yan, kaya alam natin, mga, kaya galit na galit tayo dyan sa mga nagbaboy nito, kung sila lang na, impyano na sila, paano yung mga manuloko nila, di ba? Awa-awa. So tayo, pabaho natin, ito na sila ngayon. Di ba? Pero malilito pala yung iba-iba, ganun ang ano, sabi, na yung Bible, iba-iba naman yun. Imagine mo yun. Depende. Kasi dito wala yun. Hindi natin sinasamba yung Bible, ha? Gusto, panitin ko ngayon ito. Obviously, hindi, di ba? Pero hindi ito yung banal, okay? Nakasulat dyan. Kung talagang kailangan, wala nang iba, huwag naman, di ba? Marami na itong papel. Kung sakaling talagang kailangan mo, wala naman iba. Pero may kilala ko si Pastor Father, pero talagang hindi naman na ano, pero ano lang simbolo kasi alam mo si disipulis ng Bible sa Tatanan Diyos, di ba? So, in a way, okay lang yun. Ingat, kasi bakit naman makita mo yung Bible, tinatapon-tapon mo. Anong isipin mo nakakita sa'yo? Hindi mo pinapakalala. Hindi mo pinapakalala, di ba? Kaya, ingatan mo rin. Pero iba, yun yan, si Pastor Father, sabi niya, bawal mo magpatong dyan. Kung may nakita mo ano yun. In a way, okay nga, kasi nga, sinisimbolize niya, di ba? Kaya ako hindi ako yung okay doon. Isa, pinapatong ako nga. Okay? Pero maganda rin niya kasi, ano nga eh, at least yung mga tao is, napanong niya nga eh. In a way, tapos yan din to. Alas yan yung pangumuwi. Sa'yo ba kayo? Natuto na ako, ano eh, tatawa eh. Sige, pero hindi nakakatawa to, yung mga nakaiiwan dito. Again, yung mga bago nito, wawa. Sinumpa sila. Okay, dito tayo, last two. Tapos na, no? He which testified of these things saying, surely I come quickly. Kasi sino daw magsulat ng Revelation? Si John yung human author, pero sinasabi dito, si Jesus niya. Siya yung nag-tubing ang madyan eh. Ako nag-testify. So ako, pag nag-testify ako, God, isulat mo to, okay? Ano mo sinabi ko, yung tayong sinulat, diba? Sino, ano yung salita yung sinulat mo? Sa akin, diba? So ako yung testify, ikaw taga-sulat ka lang. So si John, taga-sulat lang, si Jesus yung nag-testify niya, testimony of Jesus Christ niya yun. Yung relation, okay? So sabi lang, I completely, inulit na naman. So baka yung masabi, naiinip na. Naiinip na kayo ngayon, gusto mo eh. Dito sa buhay ko, naiinip na kayo, may mga gano'n, yung matanda ka, tagal mo nililipod, tagal lang mo ng Panginoon, yung iba, may sakit pa. So, dumating ka na, kaya diba? Ayan, nasabi niya, so, wait lang. Yung patay ng ano eh. Kaya maglingkod mo na yung iba, baka may pag-asa pang maligtas. Huwag kayo mainip sa Panginoon, amen? Amen. Even so, come, Lord Jesus. May sabihin ko, so, sige Lord. Sabi ng Panginoon, dating na ako. Sige Lord, gano'n. Yung dapat ang attitude natin. Basta mag-asa mo pa ako eh. Ganyan na. Mas masaya pa doon. Alam nyo ba lang, baka visit sa asawa eh. Oh, after ano lang, masaya lang yan, mga ilang taon lang eh. Nakatatawa si Dad. Dad. Ngayon, kaya naman binuha ng adult eh. Pero ganun dapat ang yung isang sabihin dito, yung point dito. Dapat ang Panginoon gusto niyang bumalik na tayo, dapat ganun din. Lord, sige, come na. So paano ka maihihanda ngayon? Paano masabi ng honesty na, Lord, bumalik ka na? Maglingkod ka na, hindi ka takot na ikaw ay maradatan niya dito, loko-loka. Diba? Ginagawa mo sa buhay mo, bakit? Pause. Okay, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Okay, so amen. Amen. Yes. Pray, Lord, maraming salamat. Tapos namin ang po yung libro, Panginoon. Prophecy na maraming aral, Panginoon. Maraming rin komplikado, but napasimple naman namin, nagpindihan namin. Ito po ay may alaga, kaya dito po sa Bible, at nasa dulo pa. Meaning, ito po ay napaka-importante, dito yung mga warnings, dito yung mga conclusion sa maraming bagay, Panginoon, nawa ay basa-basahin namin ito, Lord, alali, ibahagi sa iba. Panginoon, maraming salamat po, na-encourage kami, pinta namin dito, end of all things, perform yung righteous judgment, may papatayin man kayo, may gugunawin kayo,
kayo po ay justified dyan, kayo po ay righteous. Amin ako po, maasa Panginoon na hindi kami atama rin, hindi kami parang masawala Panginoon. Kami maglilingkod ng tapat, intindihan naman namin na mayroon talagang ayaw, mayroon talagang madumi, mayroon mga unholy, mayroon mga wicked, mayroon din mga banal, mayroon din mga righteous. So, makita namin yung balance doon. Ilagay namin ang sarili ng Panginoon doon sa inyong lingkod lang. Lingkod kami, looking forward to the time and place, Panginoon, na maglilip lang namin ang debos. Makaganda, Panginoon, na maging part ng team, company ng kingdom, Panginoon. So, ito ay, kaya sa bawat isa, so end this, Panginoon, ang chapter na naman po, Lord, new book, so ito ay na kalayang mga sa Panginoon. Ito na dati, Jesus, I pray.